Hello guys, welcome to Mami's Mami Lore's Kitchen. And then good afternoon, good evening, good day to you all. Today magluluto ako ng pasta carbonara. So ipapakita ko sa inyo ang ating ingredients. Actually, na ano ko na siya, no? Na ready ko na siya. So nandito yung hat sa aking kamisa. And then ipapakita ko maya-maya sa inyo, no, kung paano siya lutuin yung ating pasta carbonara. And then guys, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, don't forget to like and subscribe my channel para updated kayo sa aking mga bagong videos. So thank you so much. And to all my friends, hello sa inyo lahat. Thank you sa suporta. And then, sana huwag kayo magsawa sa panonood ng aking mga videos. At sana nagugustuhan yung aking mga luto. So, thank you so much. And then, you can comment below after you try this recipe in your home. So, para alam ko kung masarap ba siya o okay siya sa panlasa ninyo. So, that's, thank you so much guys. So, here now, I show you the recipe, and then I gonna show you the how to cook step by step. So, see you later in my video. Thank you! Bye! So, ito yung ating mga ingredients sa ating pasta carbonara. So, ito, milk. Milk siya. Bali, i-mix natin yung milk. Tapos, yung cream. And then, bacon, flour. Ayan, flour yan siya. And then, white pepper. Ayan. And then, mushroom. Black pepper. And then, salt for your seasoning. And then, red bell pepper. White onion, and then garlic, and then butter, and then spaghetti. So, ito siya, hindi ko siya lulutuin lahat, ano. Bali, ano lang siya, half nito. Kumbaga, kung isang kilo siya. So, ang magagamit ko dito is kalahati lang siya. So, 500 grams ang magagamit natin dito, ano. So, let's go guys. Mag-ano na tayo? Mag-umpisa sa pagluluto para makakain na tayo ng ating hapunan. So, let's start with the butter. So, lutuin mo ay anuhin na muna natin yung butter, no? Para malusaw. So. So, habang nagkaano ako dito ng sauce para sa pasta natin, actually, malapit na maluto yung ating pasta. Nilalaga ko siya dito, ano. So, I'm boiling the pasta. Para mag, ano sila mamaya, para magkasabay, para mas mabilis. So, habang nag-aantay tayo ng pasta dyan, so, maggagawa tayo ng kanyang sauce. Kanyang bacon and mushroom sauce. So, ayan, natunaw na siya or starting melting already. So, we add the garlic. And then, isunod natin yung onion. So, soak the garlic. And then, the next, we gonna add the onion.
Siyempre, pag maraming onion at saka garlic, mas masarap. Nakakadagdag ito ng panglasa ang ating garlic at onion. So yung bell pepper, ipapahuli natin yan mamaya. Hindi na kailangang bisahin yung bell pepper. So, kumbaga ano lang yan siya ng kanyang decoration para may kulay ang ating pasta. Actually, you can add also the yung fresh na yung dahon ng celery after na maluto na yung ano pasta mo, pwede mo siyang i-add para mabango at masarap. Dito sa kabila, nagluluto ako ng tinolang manok para ready na yung aking tawag niya ito. So, para ready na yung ano natin. Ayan, na-add na natin yung bacon. So, gisahin natin yung bacon. And then guys, kung pagusto nyo yung ano ha, pagusto nyo yung lagyan ng celery, yung malapit na siya maluto, pwede siya talaga. Kasi mas masarap pag may celery. Yung dahon ng celery, yung parang i-ano mo siya, yung pagkatapos mong lutuin, yung ready na siya kainin, lagay mo siya muna. And then, pag ayaw ng mga bata nyo, ng mga anakis nyo, ah, okay lang din. So, gisahin lang natin ito ng maigi para lumabas ang lasa ng ating bacon. Ayan, hayaan natin siya konti. And then, ating tingnan yung ating pasta kung malambot na siya. So, actually, ready na yung pasta natin. So, i-drain ko yung pasta natin para ready na siya mamaya. Ayan. So, and then, isusunod natin yung mushroom. Ayan. Na-drain ko na siya, no, yung sakan. Pero mas maganda kapag mayroon kayong fresh mushroom. Kung mayroon kayo niyan sa bahay nyo, pwede. Yung sa akin kasi, yung pinanguha ko na nung, ano, nung nakaraang summer, last year. Kasi every summer, nagpipigin kami ng mushroom dito. So, marami akong stock niyan sa fridge. So, yun, wala na, naubos na. Kasi yung anak ko mahilig sa mushroom. Lagi niyang inaano yun, ginigisa. Minsan, inaadobo niya, ganyan. Kaya, yun. So, hayaan lang natin siya munang mag. Ano dyan? So, takpan natin siya. Balikan natin siya about 3 minutes. So, ayan, nagisa na natin siya ng 3 minutes, ano? So, mag-i-ano natin yung ano, yung flour. I-set aside natin ito para mag-antay ng i-add natin yung flour. So, ganunin natin para hindi siya mamuo-muo, no? So, and then, mag-add tayo ng yun. Diba? Mag-add tayo ng milk. And then, so, ganyanin natin. So, mamaya pa natin ilagay yung cream. Mas maraming cream, mas masarap. So, ayan.
mga trabahuso siya kasi dahil dito, kailangan mo siyang lugayin ng lugayin para hindi siya magkapot. Para hindi mamuumuo yung ano niya. Yung sauce niya. Ayan. So, i-zoom natin konti. So, para makita siya. So, ayan. So, habang lumalapot yung ano, yung gatas, lagyan siya ng paunti-unti. Ganyan lang. So, ayan. Ganyan. Parang ano lang din siya. Spaghetti. Pero mas, ano, mas favorite ko to kaysa spaghetti. Lalo na yung mga anak ko. Bota, Pinoy spaghetti at saka yung ganito. Yung Swedish style pasta, carbonara. So, gustong-gusto nila ito. Kaya lagi ako nagluluto nito. Lalo na yung anak kong babae. Yan. Basta yung tatlo kong anak, gustong-gusto nila nito. Tapos yung asawa ko, mahilig din sa panito. Kaya... So, ayan. Nag-ano na siya, no? Ayan. Lumalapot na siya. So... Lagyan natin ng... Isunod na natin yung cream natin, ha? Ayan. Bali yung ano natin, white pepper and black pepper, saka ano, salt, sisunin na lang natin yun. Kasi, mayroon minsan nabikon yung medyo maalat siya. So, titingnan muna natin yung ano, kung magdadagdag pa tayo ng salt o hindi. Pero mag-add talaga tayo ng black pepper at saka yung white pepper para naman masarap ang lasa. Nagpapadagdag kasi ng lasa yung black pepper at saka white pepper. So, isunod natin ito. Ay, sorry. Yan, iubos natin. So, tamang-tama yung sauce natin dun sa spaghetti. So, Ayan. So, papakuluin lang natin siya, no? And then, i-add natin yung white pepper and black pepper. So, ganun lang siya kadali, guys. May masarap na kayong pasta. So, kung kaya lang naman gawin sa bahay, no need na bumili sa restaurant. Ayan. So, kailangan natin siyang haluin, no? Palagi natin siyang haluin kasi namumuo siya dahil nga nilagyan natin ng flour para lumapot siya. So, kailangan talaga nandyan ka para maghalo. Para hindi mamuo sa ilalim or dumikit. So, pwede na natin ilagay yung ating bell pepper. And then, next natin isusunod ay ang kanyang tawag na ito, white pepper and black pepper. So, hindi ko masyado dinagdagan yung red bell pepper. Konti lang nilagay ko kasi yung mga anak ko ayaw ng red bell pepper. So, ayan. Malapit na siyang kumulo. So, lalagyan na natin ng
Kunting salt. Actually, natikman ko na siya. Tamang-tama na eh. Tama na siya sa panglasa ko. Masarap na siya. So, I add lang little salt. So, baka hindi maano sa mga anak ko. Baka iba yung panglasa nila kaysa sa akin. So, kunti lang man. Kala nyo marami nilagay ko. Hindi ah. Kunti lang. Kasi maliliit kasi yung butas ng ano, ng lagayan ng asin. So, ayan. Ayan, tama-tama lang yung lapot ng ating sauce. So, pwede na tayo maglagay ng white pepper. Ayan, lagay natin yung white pepper. So, then, black pepper, konti lang. Huwag masyado marami. Ayan. So, ayan no, nakikita niyo siya na kumukulo na. Kailangan niyo talaga siya guys, ano ha, na tawag na ito, haluin para hindi siya dumikit sa ilalim. Para hindi. So, ayan. Lalagay na tayo ng, lagay na natin yung ano niya no, pasta niya. So, okay na yung lasa niya. So, ilalagay na natin to. Yung pasta. So, there. Sana hindi tumalsik. So, yan. So, ayan na siya. Lagay na natin. So, haluin lang natin, no? Ganyan lang natin. Para maano, sipsipin ng tawag na ito, ng pasta yung sauce. Ayan. So, parang nagluto ka lang rin ng Pinoy style spaghetti. Pero kaso nga lang, magkaiba lang yung sauce. Parang nagluto ka lang rin ng ano, ng Pinoy spaghetti. Kaso, iba lang yung ano niya, yung sauce niya. Magkaiba yung ano, yung sauce. Kasi ito talaga, yung pasta, kailangan medyo malapot yung ano niya, yung sauce niya. So, ayan. So, hayaan natin sa dyan. And then, maya-maya, mag-ano na tayo, kakain. So, ayan. So, takpan natin siya. Mga 2 minutes lang. Mmm, sarap. So, ayan na ang ating pasta carbonara. Yummy!